Samantala, sunod-sunod na kaso ng dengue sa Barangay San Miguel, Calasau, Pangasinan, ikinakaalarma ng ilang residente. May ulat si Russell Simorio. Bukod sa 6 na taong gulang na babae na tinamaan ng dengue, 2 residente pa sa Sitio PNR Sur, Barangay San Miguel, Calasau, Pangasinan, ang nagpositibo sa dengue. Sa tala ng barangay, pinakahuling dengue patient ang isang 33-anyos na babae. Nakaranas daw ng mataas na lagnat at panghihina ang mga dengue patient. Nagpa-check po siya and then nagka-fever siya. Actually, wala siyang danger sign daw. Pero nung dengue test po siya, nag-positive po siya. Muling nagsagawa ng malawakang misting operation ng barangay council sa mga posibleng lugar na pinamamahayan ng lamok. Naalarma na raw ang ilang residente sa sunod-sunod na dengue cases sa barangay. Nakakatakot din kasi marami na kasing dengue cases. Kaya yun ang ina-aware namin sa mga kapitbahay. Lahat ng mga inaano namin sa mga center, yun din ang ina-apply namin sa mga kapitbahay. Sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office, sa kabuuang 1,695 na dengue cases mula Enero hanggang August 5, 2024, 14 na katao na ang namatay, mas mataas ng 50% kumpara sa 7 death cases sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa Center for Health Development Ilocos, malala na raw ang sintomas na nararamdaman ng pasyente bago pa man magpakonsulta. Marami raw komplikasyon sa katawan ang dengue fever. Maaari pong humantong sa dengue hemorrhagic fever o yung pagdurugo po no, ng katawan dahil po sa dengue. So ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, kapag may sintomas na po kayo no, ng dengue, huwag pong ipagsawalang bahalan. Russell Simorio, One North, Central Luzon.